Nandilaw. O sige, sige, subukan muna natin doon. Der, der. Ang ginagawa namin guys, yung pagkuha ng resistant value ng isang grounding rod na ibinao namin. Titingnan namin kung pasado ba siya o hindi. Sige, ganyan. Naka-connect yun, Mel? At tinanggal lahat. Isang kasi guys, nakadepende din sa lupa. Pag pangit yung lupa, maliit yung resistant value ng grounding. Okay, okay, check na. Mapi mo skill, no problem there. No problem. Yes. Rakip video. Yes. Video. Now good ah. Kenar Mel. Bumaba lang na konti. 3.57 kanina, 3.57. Okay, okay, this one put there. The yellow. Basa na to eh. Basang basa oh. Ayaw pa rin. Basang-basa din. O Mini, sige pa mo res? Manuog eh. Tumagalaw ko. Nakakali, maganda. 397. Sige. Sige, ayaw mo na. Ilipat na ito, ano na ito. Dito Mel. Aba pa ba yun? Ayaw talaga? Ilan? Lalo. Okay. Ilan mil? 378. Kailan? Eh, tanggalan na. Bara, bara. Ayaw na, hindi na nga po kapasat. 378 yun ah. Ang isa. Power naman yun. Ito pala sa guys, kung paano kumuha ng resistant value nya, ituturo ko sa inyo. Dito. Ito yung pagkuha ng ano nya guys oh. Ng result nya. Nalagay ko rito, grounding test result on site, bias rod. Ano po is yung rod 03. Ito nya, resistant number 1, 3.57. Resistant number 2, number 3.45. Resistant number 3, 3.11. Tapos ito yung tatlo na to, i-round off mo. I-round off, ito yung magiging labasan nya, 10.13. Tapos i-divide mo sa 3, kinalabasan nya 3.37 ohms. Bali ohms yung reading natin dito. Ito sa instrument ground, pero ito sa guy bagsak ito. Kasi dapat yung kalalabasan nito is 1. Below 1 lang. Ito sa power. Power sa narad. Okay lang dito sa ano hanggang 25. 25 ohms yung lalabasan niya, walang problema pag sa power. Pero pag sa instrument na grounding, kailangan 1 yung reading niya. Kaya ito bagsak guys. Ito, meron din dito reading. Ayan, 1.45 bagsak pa rin ito. Below 1 ang reading niya guys. Pag ni-round off mo, dapat below 1 ohms yung lalabas dito. Tandaan nyo guys sa instrument, yung
required is below 1 ohms ang kalalabasan nito. Yung resistant number 1, resistant number 2, resistant number 3. Tapos ito sa nakalup na sa ito, nakalup na, nakalup sa kagaya nito. Basa niya dito is 1. Pag ni-round off mo sa yung total ano niya, total average value niya is below 1 ohms. Kaya ito bagsak, ito po lahat bagsak guys. I-report ko lang ito. Ito pala yung ano niya guys, yung wiring niya tsaka pati resistant value nilagay ko. Nakalagay lahat dyan yung passing yung nilagay ko para makita nyo. Ito na yung connection niya guys. Yung dilaw ay nasa P. Tapos yung right is nasa high. Tapos yung green. Pastis natin. Wala, walang reading. Wala reading oh. Hindi pa nakakunik eh. Tigas? Da, da, lipat mo doon Luis. Doon kaya i-unlagay doon. Wala, Mel. Wala. Wala reading. Wala reading. Wala, ano siya? Wala, wala. Hindi normal ang reading. Lipat kaya dito sa banda doon. Oh. O di kaya doon. Hindi oh. Naabot yung ano. Hindi yung, oh, yung ilaw. Dito dito kaya res, dito res. Dito res. Diyan, diyan, diyan. Meron, meron. Wala, wala. Siguro yung pula. Lipat mo yung pula dito. May ma-reading yung lupa. Kasi ablo yung lupa rito eh. Basang-basa na ho. Mataas pa rin yung reading. Ito siya guys, tatlong beses na namin to tinesting siya. Nilagyan na rin ng tubig. Pero mataas pa rin yung resistant niya. Nasa 1 mahigit pa. Kailangan ang passing kasi is below 1. Below 1 ohms. Kaya bagsak pa rin ito. Instrument grounding to guys yung tinitest namin kaya ang biluan yung hihingi. Diyan, diyan. Diyan lang sa gilid, tingin mo. Ah, delta connection ito guys yung ano namin yung grounding namin. Instrument siya tapos pa delta. Yun ang design niya sa instrument. Ground. Ground dito lagi yung guys ha. Ito isa. Tumaas pa rin, no? Doon kaya sa, ano, dito, dito. Doon kaya, Mel, oh, Mel. Doon. Wala, yung mga, ano. Doon kaya natin ilagay res. Ang remedyo na lang nito guys, pag hindi talaga umuupo yung reading niya, ang gagawin kasi may 3 meters na na iba on. Bali dudugtungan ito, magiging 6 meters na lang. 6 meters ulit. Dudugtungan ito siya yung grounding. Tapos babaunan ulit ng panibago. Ilagyan siya ng coupling at saka babaunan ulit para makuha yung reading na tama. Dito nagtesting na tayo rito, no? Kasi guys, itong grounding na to, tatlong beses na namin binasa, pinabasa ito. Ganun pa rin mataas pa yung reading niya. Bumababa lang na konti, pero hindi niya maabot yung tamang value ng reading ng resistance. Kaya mangyayari nito, dudugtungan na lang. Ano? Ano yung Dilaures? Ibigay natin dito.
Ito guys, depende kasi yan sa lupa, minsan sa pagpangit ng lupa. Ganun talaga yung reading ng branding. Kaya minsan mababa, minsan mataas. Sana may makita dito na ginto para umita naman ng ginto pag tinamaan ng rod namin. Bago kung matataas itong reading nito. Ano yung isa? Meron, meron? 95. Taas pa rin, no? Wala. Normal, lupa gitu. Siksak. Yung una-una, ilan yun? Yung una-una, 1-4, ano yun? Una-una reading doon? Yung kanina? Oh, sige, yaman. Sige guys, pinakita na namin sa inyo kung paano kami kumuha ng resistance value ng isang grounding. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Hanggang sa muli. Alam. A little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.